Inubulitan natin ngayong buwan ang pangangalaga sa ngipin o Oral Health Month. Ang oral health kasi ang isa sa mga indikasyon ng magandang kalusugan. Isipin nyo na lang, bukod sa mga sakit na kaakibat ng gilagid at ngipin, maaari malaman rin sa pamamagitan ng gilagid ang sakit na diabetes, maging ang pancreatic cancer. Hindi ko alam yan ah. Pero sabi nga ng mga dentista, healthy mouth reflex, a healthy lifestyle. Kaya ang pagpapacheck up ng lagay ng ating mga ngipin ay dapat bigyang halaga. Ayan, nakakausap natin sa pamamagitan ng telepono ang chairperson ng Philippine Dental Association. Good morning, Dr. Corazon Flores. Morning po. Good morning, ma'am. Hello. Balikan natin si Dr. Flores. Ano? Sa punto ito, Maris, kasama din natin si Dr. Noel Velasco, isang implantologist at isang dentista. Good morning, Doc. Good morning po. Oo, yan. Seryoso na mausapan kung may magiging masamang epekto ang mercury feeling sa kalusugan. Mm-hmm. Yung mga pinagpapapasta na ginagamit pa rin, mercury. Oh, mercury. Kasi iba pa, na dapat ngayon yung laser na eh. Pero meron pa yata ang gumagamit. Yan ang pag-uusapan natin namin. At ikukwento sa atin ni Dr. Marisa, mangungubat ang naranasan ng isang kaanak tungkol dyan. Hindi namatay dahil sa mercury. Teka, siguro simulan natin. Si Doc Noel muna. Doc, gaano ka-importante yung oral health care? Well, napaka-importante daw, Susan, dahil pag napabayaan ng oral health, eventually, nagkakaroon to ng systemic complications. Sa ibang parte ng katawan. Mm-mm. Like, gaano po kalala o gaano katindi yung epekto nito? Kung halimbawa nagkaroon ka ng mga plaque or iba pang mga diseases sa gums? Well, depende po sa kaso. For example, worst case scenario po to. Yung isang dental fillings na merong mercury is maraming attributable diseases na ngayon na nakikita doon. Mm-hmm. Dahil sa isang pasta, ang 50% yan ay mercury. Ano? Pero Doc, sa pagkakaalam mo ba ngayon, sa meron pang mga dentista na gumagamit talaga ng mercury, alam naman natin lahat, Maris, di ba, na masama ang mercury sa katawan. Well, actually, ginagamit pa rin yan ngayon, Susan, dahil talagang bilib ako doon, sobrang tibay. Matibay kasi talaga. Kasi ang problema lang yung nag-i-emit siya ng mercury vapors na sa tingin ng iba ay delikado kasalugan ng iba. Doc, naranasan ko yan eh, kasi dati, nung pinastahan ako, noon pa, nung hindi kausin yung mga laser, mercury yung nilagay. Yung kulay, ano nga yung kulay? Para silver siya eh. Silver. Tapos, kaya lang hindi siya maganda kapag halimbawa, di ba yung ngipin mo puti, tapos merong something na iba doon. Meron kang silver na so, nakikita. Pero pinapalitan na yon. Pero hindi ako nagsabi kasi ang tibay-tibay niya. Sinabi lang ng dentista nung pina-check up ko, na ay palitan na natin yan. Tapos ngayon, sobrang puti na lahat. Puti na lahat, oo. Siyempre, lahat naman tayo nakakaranas naman. Pero gano'ng katagal ang dapat, halimbawa, yung mga may dati pang mga mercury na filling, Dapat patanggal na nila yon? Well, depende yun sa kaso. Depende yun kung ang bilip ng pasyente ay delikado yung mercury, ano? Dahil nga, as I've said, merong mercury content yung amalgam filling. Sa isang pasta, 50% ay mercury. Tapos yung silver is about 22 to 32%. Meron siyang tin, 14% saka 8% ng copper. So, the mere fact na 50% yan ay mercury, siguro dapat time na palitan ang pangalan. Hindi dapat silver amalgam filling. Dapat mercury amalgam filling. Para maging aware ang mga tao na mayroong mercury. Kapag sinabi sa'yo na ipapasta ko sa'yo ay may mercury, ikaw na mismo magsasabi na hindi, ayoko. No? Nasa linya ng telepono natin ang chairperson ng Philippine Dental Association. Good morning po, Dr. Corazon Flores. Good morning. Doc? Hello. Yes, good morning, Doc. Good morning po. Ayan, kasi po ay tayo ay Oral Health Month. Sa inyo, observation po, talaga po mga Pilipino ngayon eh, marami na po yung mga nakakaalam na tamang pangalagaan ng ating mga ngipin. Ay, hindi pa rin po eh. Kaya po ang Philippine Dental Association is spearheading the oral education to all chapters nationwide. We have 119 chapters and affiliates nationwide. And meron kaming community-based project and school-based project informing them of how to take care of their teeth, especially the proper way of toothbrushing. Mm-hmm. Gano'n po kahalaga itong oral health na education? Eh kasi po, kailangan malaman po nila na ang
ang oral health natin, ang value ng oral health natin ay napaka-importante sa total wellness ng katawan. Dahil pagka po tayo ay masakit ang ngipin, hindi po tayo maka-function very well sa trabaho o pagpasok. Sasakit na yung ulo mo, lahat, parang buong katawan mo masakit na rin. Parang oo, pagka sumakit ang habi nga is pag sumakit ang and actually ang ngipin mo. Hindi pwede rito. Hello, doc? Hello. Yes, doc. Pakituloy lang po yung sinasabi niyo po. Mahina dito. Mahina daw. Balikan na lang labas natin. Mo. Balikan natin si Doc siguro. Hindi pwede ng COVID open. All right. Sino muna si Maris, Miss Doc. Balikan po natin si Dr. Flores. Doc Mangubat. Ayan. Doc, yung ano, meron kayong kamag-anak mo na namatay dahil po sa ano? Yun ang auntie namin, kapatid ng mami ko. She's a dentist. Noong araw kasi, of course, silang mismo ang gumagawa. So you have yung mercury mismo. Sa pangpasta na supposed to be naka-gloves ka at gaganunin mo. Pero ang nangyayari kasi noon, dahil mas madali, kinakamay nila. Kaya dahil kinakamay niya, yun ay ang naging basehan na absorb ng skin niya. At nagkaroon siya ng mercury. Ang tingin nila is heavy metal poisoning. Oh, initially, ang diagnosis sa kanya is... ang sinabi sa kanya, kunwari, middle ear illness. But nung nagpo-progress niya, they labeled it as olivopontocerebellar atrophy. Meaning? Ibig sabihin, dito sa brain natin kasi meron tayong cerebellum, merong pons, at saka may maliit doon na tawag nila olives, kaya olivoponto. So ito yung area na nagko-coordinate sa ating movement, sa ating balance, kaya nahihirapan sila maglakad, pagsalita. Bakit yung ear naapektuhan? Not the ear, the brain. The brain? Inside the brain. The base of the brain. Dahil doon sa pagkakaano niya ng mercury? Yes, nag-heavy metal poisoning siya. So ang tawag ngayon din is, I think, multi-site atrophy. Dahil na-absorb ng brain niya yun. So yung cerebellum niya ang tinamaan. Kaya ang balance niya ay nasira. Yung speech niya naapektuhan, yung writing niya. And eventually, syempre, with all the effect dun sa health niya, yun ang kanya ikinamatay. Namatay na. Yes, and that's our concern also. Kasi ang nangyari dun, it's not really sa feeling sa teeth, But yung ginaganon niya. Pero yun na nga, imagine ninyo sa kamay pa lang eh, how much more kung nasa loob ng bibig. Kaya nga, DOH came out with the 71, a list of 71 beauty products. Ito yung mga whitening cream na binan because they have a high mercury content. Dok, yan, yung sinasabi mo, yung nakaka-alarm po dito, yung sinasabi na may mga dentista pa rin ngayon na gumagamit pa rin ng ganyan na naglalagay yun ng parang mercury feeling na hindi nila sinasabihan yung pasyente. Yeah, pero I don't want to comment on that, but karamihan nga, marami hong ganun. Siguro ang duty namin as a dentist is to inform the patient a certain dental product will be introduced to them. It's up to them if they will accept it or not. Kaya ang role namin is just to inform the patient kung tatanggapin nila na itong klaseng pasyento ay merong mercury. So, baga dapat sabihin mo agad sabihin na lang, transparent para ka. Para aware, maging aware lang. Na ito po, ang ilalagay po namin sa inyong pasta, meron po itong content ng mercury, okay pa sa inyo, ganon. With consent, ano? Opo. Yung sana magkaroon sana ng ganon, ano? Kasi, di ba, sa bibig mo yan pupunta, Maris, di ba? Oo. Tapos yun nga, kung medyo matatagalan pa, dahil sabi mo, matibay. Matibay talaga. Matibay ito, pero... Yan ang problema yung sometimes... irreversible damage sa brain at saka sa lungs at sa kidney. Hingan lang muna natin ang final message si Dr. Flores, no, bago tayo magpaalam sa kanya. Doc? Doc? Yes, good morning, Ms. Susan. Apo. Final message yun natin para sa ating mga kababayan. May kinalaman sa pangangalaga ng ating mga ngipin dahil ito po, syempre, ito po yung isa sa mga sabi nyo nga, hindi dapat na tawag dito, parang pinagwawalang bahala. Doc? Opo, huwag po ipang walang bahala ang pag-aalaga ng ating bibig, ang ating ngipin. Dahil dito, dahil sa pakapabayaan sa ngipin, ay pwede po tayo magkaroon ng systemic disease, pag-atake sa puso at magkaroon ng brain abscess. Pati na rin po ang diabetes, depresya sa kidney, at sa iba pang organ ng katawan, dala-dala po kasi ng blood circulation ang bacteria galing sa bibig. Mm-mm-mm.
So kailangan bisita po sa dentista every 6 months. Every six months. Ngayon nga, Marie, sabi doon, dapat every 3 months yata, Doc. Ano po? Kahit pagka po may preferensya kasi, minomonitor yan. Every 3 months, bisita yan sa dentista. Maraming salamat po. Pero maintenance po every 6 months. Okay, maraming salamat po, Dr. Corazon Flores ng Philippine Dental Association. Dok, tanungin lang din namin kayo, ano, bukod kasi sa pinag-usapan natin mga pasta, ano pa ba yung mga ibang mga gum diseases na karaniwang nararanasan ng mga Pinoy? Well, yung gum diseases, merong tayong tinatawag na pyorrhea or yung gingivitis. Ano? Tama yung sinabi ni Dr. kanina na yung abscess nito ay delikado, lalo ito ay more on streptococcal microorganisms. Mm. Pwede nga itong mag-cause ng heart attack at saka ng brain damage because, for example, yung dati ng bradong ugat ng puso, pag napunta yung pus doon, magsaswell yun, eventually baka mag-occlude yun, sasara, so baka mag-lead sa heart attack. Saka marami pang mga attributable systemic disease na talagang nalilink ngayon dito sa dental abscess. Yan, siguro alamin natin kung paano inaalagaan ng mga kababayan natin yung ngipin nila. Alamin natin ang panlasa ng masa mula kay Michael Fahatin. Michael. Matamis na umaga sa ngiti. Matamis na ngiti. Marisa, Susana, no? Dito sa Barangay Bunga, doon matatamis ang ngiti ng mga tao. Kanina pa kami nakatutok sa inyo at kami nakikinig sa kung paano ba mapapaganda, mapapatamis ang ngiti ng ating mga kababayan. No? Unahin natin ito mga ito. No? Tingnan natin mga mukha nila sa ngiti. Ikaw, ilan taong ka na ba? 17 po. 17, oo. Paano ba, gaano ba ka-importante matamis ng ngiti sa'yo? Importante ito sa atin dahil ito yung paraan namin mga kababaihan para maakit yung mga kalalaki. Naksama na talaga. Parang ano yan, ha? Commercial yan, ha? So, smile. Ikaw, kayo, nakaakit ka na ba? Nakaakit na ako. Kaya, ano, nakatatlong anak na ako. Anak na. Okay. Dahil sa ngiti. Dahil sa ngiti. Paano smile mo ba? Yan. Yan. Sample ng smile yan. Ikaw, sample ka ng smile. Yan, o. Matatamis ang ngiti. Ikaw, Manong. Gano'ng kahalaga bang gumagamit ng mga, kunyari, toothbrush, yung mga dental floss, ikaw? Oo naman. Matagal na ako, 53 na ako. 53 ka na? Oo. Gumagamit ka ng dental floss? Hindi na. Kailangan. Buhat sa pool, hindi na ako gumamit. Maingipin ko, buwang-buwang na eh. Buwang-buwang. Hindi, baka milk tooth lang yan. Hindi naman. Katutubo lang. Meron ako dito, pwede ka dito, yan, ang dental floss. Manong, ikaw, gumagamit ka ba ng ano, oral antiseptic, yung mga pinamumumog? Ano lang, gamit ko. Gin. Tanggal na lahat. Alcohol din naman yun. Oh, tanggal talaga. Oh. Tanggal na lahat. Pero dapat ilang beses sa isang araw kayo nag-toothbrush? 3 times a day. 3 times a day? Oo. Three times a day. Kung maaari yan, pagkada kain mo, toothbrush ka eh. Toothbrush ka kagad. Para masarap ang kain, ano? Siyempre. Sige. Iiwan namin kayo sa mga matatamis ng ngiti. Pagandahan kayo ng ngiti ngayon. Ayan. Di ba, tatamis ang ngiti, Susan Maris, ano? Balik sa inyo. Okay, salamat. Salamat, Michael. Diba, sabi pag maganda ang ngipin, pag ma-healthy ang ngipin mo, ang gums mo, masarap ngumitin, di ba, Maris? Siyempre, talagang sweet smile. Pero bago tayo magpaalam, Doc, hingan lang namin kayo, di ba? Kasi alam na natin yung talagang tamang pag-toothbrush. Pero ulitin lang ulit natin sa ating mga kakape, no? Yung tamang pagsisipilyo, tsaka hindi lang daw enough na dapat magsipilyo. Kailangan mag-dental floss ka rin. Tsaka yung mga mouthwash? Best, ano best ba? Right. Paano po ba ang tama? Well, ang tama is up and down lagi. Tapos sa bagang parang medyo rotary ang rotation. Tapos sa then hindi lang yun. Dapat talaga tama. Mag-dental floss. Tapos also yung water pick is very important. Parang pressurized water yun eh. Para mawala yung mga tinga-tinga sa loob ng gilagid. Okay. Siguro, papasalamat na tayo kay Doc Noel Velasco. Thank you, Doc, sa pagkakataon binigay mo sa amin ngayong maga pagpunta mo dito sa aming studio. May dadagdag lang si Doktora yung focus environmental. Yung environmental aspect ng mercury, ano, kasi yun nga sinasabi nila, pagka dinidispose off ng mga dentist yung amalgam, napupunta sa sewer natin. Kaya and then it causes an elevation of the mercury level of water. Kaya medyo yun. Kaya dapat ingat din yung mga dentista sa pag-dispose. Maraming salamat po sa inyong pakikipagkape at balitaan.